ng kampo ni Pastor ay hindi ka sinasabi na nag-surrender si Pastor instead of na-arrest na, siya ay intense na mag-diminish kung naging effort natin. Hindi wala ko pa. Sila lang naman po ang nag-claim na sumuko po sila. But sa mata po ng PNP, sabi ko nga, with due respect, very amusing nga yun na nasa labas ka na, sis, tumakas ka na lang sana, ba't ka pa babalik sa loob para lang for purposes ng susuko. At, di ba, it should have been yung ano nila eh, parang yun na yung pinaka-proof nila na talagang nasa labas sila kung dun sana sila sumuko sa labas. Pakapatunayan, all along na wala talaga sila doon sa loob. The fact na pumanan dun sila sa loob, dun sila sinundo ng high-ranking PNP official at representative ng ISAP would only prove na nandun po sila sa loob. So, I don't know kung ano yung claim nila na nasa labas sila at yung sinasabi nila na sumuko sila. Hindi lang naipakita kanina yung exchange of text messages, but I have it, but I'm not at liberty to reveal. As early as 7 a.m. ng Saturday, ay in-inform na ni General Torre na binibigyan sila ng ultimatum na lumabas dyan, otherwise ay papasukin na yon. However, may nag-inform kasi kay General Torre na mayroong bar examination ng nakaschedule ng lalo. So they have to delay. So in-inform ni General Torre na mga around 10:30 si Attorney Torion na i-extend nila yung deadline ng 1 p.m. ng Sunday. So na-extend yon, but umaga pa lang ng Sunday ay nag-preposition na yung mga tropa natin. Kung nakita, sinare namin yan yung drone shot na nandun yung mga pulis natin, mga armado yon. Kasi no less than Senator Bato ang nagsabi, dapat pagpapasok kayo dyan, dapat armado yan. Dapat, paano pala kung may mga baril yun? Eh, bakit po ako yung commander, hindi ako papayag na kapkapan yung mga pulis ko? So, taking his cue from the Senator Bato himself, yun ang ginawa ni General Torre the following day. Nagdala siya ng mga SAF doon, nagdala siya ng mga SWAT doon, armado yon, at bibigyan sila ng ultimatum na papasukin yung particular building na yon. And if I may add, meron tayo kasing breakthrough nung Friday. May isang individual na nagbigay sa atin ng information kung asaan talaga sila eksakto. So talagang for all intents and purposes, papasukin po talaga yon ng tropa po ni General Torre po. So nung nagkakaroon na na-delay, lumagpas ang 1 p.m., hindi pa rin, wala pa rin sinasabi na susurrender na sila. Nag-move forward yung tropa natin doon. Talagang ready na sila pasukin yon. May tumawag lang kay General Torre, nagsinabi, Nick, bigyan natin hanggang 3 p.m. So na-extend uli yon. Hindi tumuloy yung pagpasok doon sa building. Mga around 5:30, magmumove uli yung tropa nila General Torre doon. At yung iba nga doon na alam ng mga tao doon, yung iba umalis na doon because po, sabi nga ni Jan, he's really determined na pasukin po yung particular building na yun because of that information na hawak natin. At wala pa yung sinasabing eroplano. Sinasabi nila nag-aantay lang sila ng eroplano pero walang galaw. So General Torre, talagang determinado siya na pasukin. 5:30 lumapag yung eroplano. Hindi pa rin umalis yung mga tropa doon. Nung dumating na yung mga sasakyan na susundo kina Kibuloy and others na pumasok doon sa KOJC at nakita na mismo ng ranking officer natin sina Kibuloy at iba pa at sinakay sa sasakyan at finally on board na sila ng sasakyan, that's the only time na talagang umatras yung tropa ng PNP doon at sabihin na finally nasa custody na natin sina Pastor Kibuloy at iba pa. So ayun yung naging sequence po doon nung so contrary sinasabi nila na sumuko sila, sukul na sila eh, there's no way out for them. They knew and they felt na it's just a matter of time na papasa sa kamay sila ng PNP because of the forces na dineploy natin nung Sunday po. Paano tumawag sa picture? Yung unang nagbigay po ng ultimatum si General Torre at nagkapag-usap sila, ang kausap niya si Attorney Torrione eh. So nagbigay ng deadline, but nung Sunday ng morning ang nagkakaroon ng extension, ang sinabi nila they don't want to talk to General Torre for obvious reason na antagonize na sila eh, marami ng insult, nagkapalitan na ng salita.
So, ayaw nilang makipag-negotiate kay General Torre. At pinayagan natin yun. Sabi ko, on the part of the PNP, regardless kahit sino yung kausap eh. Sabi ko nga, kung maalala nyo sir, the PNP doesn't want to prolong a minute longer yung stay natin dito eh. Kasi alam natin yung purpose dito. Ngayon, yung sinasabi nila na we want to negotiate. And by the way, this is not the first time na nagpadala sila ng surrender feelers, even before. Pag napapansin na nila at nakakamdaman na nila na halos nandun na tayo at makikita, may mga surrender feelers. At yan ay personally sinabi sa akin ni General Torre. Sinasabi ko lang sa inyo. So, nung sinabi nilang we don't want General Torre to be on the negotiating table, so nagpadala ng high-ranking officer ang PNP. May kilala lang silang taga-ISAP. Doon lang pumasok ang ISAP. Nung tinawagan nila, may kakilala sila sa ISAP, yung ISAP po na yon, tumawag sa isang ranking officer po ng PNP at sinabi, Nick, atras ka muna, standby ka muna, magkakaroon ng negotiation. So yun lang po naging participant. Parang isang individual, nagsabi na merong ultimatum, suko, tinawagan mo lang ako, kilala kita, at pinag-meet lang po tayo. Ganun lang po yung nangyari doon. KOGC po. Opo. Yun lang po yung participation po dahil may kakilala po sila sa ISAP. But all the negotiation, yung ranking officer po natin ang nakipag-negotiate po doon. PNP po. Sino ang sumundo para makalabas? PNP po. So may nakakita talaga na lumabas sila sa PNP? Yung high ranking officer po na sinasabi ko po. Na nakipag-usap po mismo sa kanila. Ang nandun po sa negotiation, I may be revealing too much. Ang nandun po sa negotiation po, yung ranking officer po, si Attorney Torion, yung representative po ng ISAP, yung Board of Advisors po ng KOJC. Nung matapos po yung negotiation, nung padilim na po doon, nakita na mismo ng ranking officer na lumabas po, si Pastor Tibuloy and others po. Okay, si Walter, yung nag-arrange ISAP? Yun po kasi yung request po nila na, again, for security reason na para, you just can imagine kung commercial po yung ginamit natin po doon. So, it's a security nightmare po kung commercial po yung gagamitin. So, for security reason also, so, yung AFP po provided the airplane po, particularly the C-130 po. So, from Tog po, umalis po yan sa Davao at lumapag po yan sa Villamo at doon po natin sila sinundo. I was there personally, ako yung sumundo po, so nakita ko sila, medyo madami-dami po yung contingent nila, maliban po doon sa lima ay nandun po yung ibang mga officers po nila. Of course, the lawyer is there. Kakaruhin ko lang, no, na nakita niyo yung litrato, ilang araw pinagpaguran ng kapulisyahan. At to commend General Torre and his group and General Marbil, nasa kote na eh, huli na eh, sabi ko, no, kasi yung word na pagsuko, no? Nagkaroon ng konting ano sa nahuli at sa nasuko. Kaklaruhin ko lang, no, na nakita niyo yung litrato, ilang araw pinagpaguran ng kapulisyahan. At to commend General Torre and his group and General Marbil, nasa kote na eh, huli na eh. No? I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. Kasi yun na yun eh. Practically, napaligiran ka na eh. Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede ba sabihin mong sumuko? Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng polis, at doon ka rin nakuha, halos yun na yun eh. And I explained it nandito sa Philippine Star, no? Na nakalagay po rito yun, no? Malinaw. No? So, yung po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil, okay, General Torre. Gusto po nila i-detalye yung nangyari nung araw na yun. Nick, siguro you can give the details. As the Secretary have said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, the whether he likes it or not, the end result will ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So our
1 PM assault deadline ay inextend ko ng konti. Inextend namin ni General Marbil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas na lang ng kusa. Kaya nakita naman namin na lalabas nga naman, mga kondisyon nila ay tinignan naman namin na doable. So pinagbigyan na lang para to save blood, tears and sweat. Further blood, tears and sweat dahil napakarami na for the past 2 weeks na talaga ang hirap na ating mga kapulisan. So ang ending na lang namin is, sige, gusto niyo sumakay sa aeroplano, pasasakay namin kayo sa isang government plane papuntang Manila. So that's what happened. Because kung hindi nila ginawa yun, ganun din. Sasakay din sila. Baka not in that manner na sasakay sa plane. But they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, nang binigyan na kami ng go signal ni General Marbil at ni SILG na tapusin na ang standoff, because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya eh. Alam na rin na nandiyan kami. So naglulokohan na lang tayo dyan sa mga searchers na yan. Pero ibibigyan namin until nang makita nyo sa Senate hearing, mapresent na sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga police para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakapkapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do, eh yun ang ginawa namin. So na-realize sila, big blunder talagang. Kung ako lang ha, don't take it against me, but it's really for my part ay talagang inihulog na siya ng ating, on my part talagang mahal kami ng Panginoon. Kami mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options. But, that there's no other outcome but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood, tears, and sweat. Thank you. That's how it works, no? Alam mo, ganito po yung nangyari na yun. Ang nangyari po, it's maraming times na kami, it's a deception game kasi 80% when we started yung ano namin, yung intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandun, meron kami, ang laki ng possibilities, about 80 to 90% because yung intelligence po, and dito, we were monitoring. Then when we entered on August 24, of course, nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang ame. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see niloko kami. Ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwede pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya na sasabihin, oh, sige, mag-surrender. May surrender filler. Up to the time talaga. Paulit-ulit yan. And, they file a case, then of course, nahihanapon kasi namin yan. Dapat, why of August 24? Because we know, on September 1 to 1 week, that's a KOJC celebration. And that's the, yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita, maitakas sa ulan. Talagang tatakas talaga nila. That's the problem na nagkakaproblema kami. Itatakas talaga lang. You know what happened September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May pumasok doon, may ganon. And sabi ko kay Nick, imonitor mo yan. Baka malusotan tayo dyan. So paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough, na din namin sa, that was Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yon. Alam na namin eh. Sabi ni Nick, sir, we will put the pressure on them, give them 24 hours, and tama si Nick, we will assault ang, that's the last term that na pinaalam ni General Torres sa akin, sir, permission to assault yung building na sabi ko, sige, let us make sure kasi maraming buhay ang mamamatay dito. And
sabi nga ni during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibulo may mga baril. And one, since sinabi mo yun, alam na namin, dinagdaga mo na nandun talaga. And yun na, lalo kami na-convince na ba't talaga siya? Kasi hindi ka makakalabas doon eh. How we lock door, yung place na yun, hindi ka makakalabas, sarami namin security. We put two directorates there to make sure na talagang guardiado. I as a general alinsangan, na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC naka-lock-in. Walang papasok, walang lalabas, na hindi namin alam. Then, of course, nandun po yung sa intelligence summit to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya nga yung last week, Sunday, may dalawang nagsurrender pa eh. Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo ba pa kami mga kaso pa tayo maifafile against these people? Kasi may mga tao pa doon eh. Remember General Torre mentioned about 3 or 4 days before this act on the bagong surrender that there are so many kids. Marami pa nakikita eh. So since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course, if you'll soon see, we use mga different equipments. We use yung ground penetrating radar with a sonar. Up to now, of course, we know meron pa mga hiding place. Kaya since nakikita niya na at napipindown siya, pindown talaga yun eh. It has nothing to, wala na siya pupuntahan. Sa sobrang rami ng natin. And where it gets so serious, seryoso talaga si Nick Torre to assault. Sabi ko, Nick, ito lang to make sure kung meron mamamatay. Tignan natin ha. Basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na to. Kahit na maganda yung operations mo, pag kami namatay ni Nusente, it will go the line. And the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Yun yung kailangan namin. So sabi ko, we have to inform yung ina na talagang itong guidance ng Presidente natin, human rights, preserve human life ang natin. So yun na po, ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days, but at the end of the day, with of course, yung guidance sa SLG, you have to inform SLG, yung sabi lang namin sa SLG, talaga it's a really good, it's a real pressure sa atin na talagang, make or break it, but we're so sure. Sabi ko nga, before we enter that, we are 180% nandun talaga siya. 80% from the time that we monitor ng June, from the time we started there, yung June 10, alam na namin doon, and there's no movement, pinag-aaralan po ng intelligence natin. What makes us harder is yung buhay lang talaga ng tao. What will happen? Pag kami tinamaan. So, eto na po. And we're so happy talagang ang galing po ng Philippine National Police. Of course, the President's well informed kung ano po yung nangyayari and ang guidance talaga niya to make sure talaga na ma-implement po. Walang above the law. Yun lang po yung gusto natin. So, yun na po. Maraming salamat po.